si Master Hans Kuwa at narito po ang mga gabay, prediksyon sa darating na 2024 Year of the Wooden Dragon. Ang Wooden Dragon kasi, alam niyo ba ang dragon is isa sa mga auspicious o lucky symbol. Hindi parehas ng rabbit last year na kalmado ang rabbit. Ang dragon is mas agresibo, mas matapang. Kaya naman, ang energy for the year natin para mas ma-attract natin ang good luck, good fortune o swerte sa buhay natin, kailangan natin gumawa ng action, kailangan tayo lumabas at kailangan natin mas maging agresibo. Also, ang Year of the Wooden Dragon ay simula ng tinatawag nating Period 9 in Feng Shui. Ano naman itong Period 9? It's a new beginning, it's a new period. This start 2024 and will last 2044. So 20 years po ang period na to. So ang 2024, ang Year of the Wooden Dragon natin, kailangan na natin i-renovate, ayusin, i-refeng shui ang bahay natin dahil yung energy dyan stagnant o luma na. Kailangan natin ma-move ulit yung energy para ma-attract natin yung swerte. Also, sa bahay natin makakatulong, ang pagpapaklensing, pagre-renovate, ano ba ma-renovate natin? Dapat yung ceiling sa taas natin, bubong kailangan mapalitan. O kaya yung pinturahan yung taas ng bubong natin, yung ano naman yung sahig naman, kailangan mapalitan din po. Kung sahig po, at saka yung pintuan, kailangan mapalitan. O kaya ipakiskis ulit, palinis ulit para maka-attract tayo ng heaven's luck, earth luck, and mankind luck para yung tatlong swerte niya ay ma-attract natin. In astrology ng 2024 natin ay yung wealth is lacking, kulang. Kulang po yung wealth element natin. So makakatulong ang pagsusuot ng mga watercolor element to enhance money star. Ang lucky color natin sa 2024 is violet. Also, magandang taon to na magkaroon ng baby dragon. Lahat ng sign ay swerte sa baby dragon except if your year of the dog. Kalaban kasi ng dog, ang baby ang dragon. So kung dog ang daddy o mommy, iwas mo na ng dragon. Pero if any other sign, pwede po ng dragon baby. Missing element din, ang wealth element natin. So this signify also na medyo mahihirapan ang money or wealth aspect natin. So extra effort tayo sa 2024 dahil hindi magiging madali ang wealth o energy ng swerte ng pera. Yung number 3, aquarius stamp energy sa feng shui, flying star feng shui, ng chart ng 2024, this will bring ang 2024 daw po mas madami pong mga conflict, misunderstanding, argument, or mga lawsuit. 2024 will not be a good year. Hindi siya kasing ganda ng 2023. So 2024, kailangan nating mas maging masipag, mas maging matyaga, no? In money o business aspect naman, may possible po ang economic problem. Mga recession, walang trabaho, problema o mas mahirap na negosyo o yung magpagtaas ng bilihin ay posibleng mangyari din po. Also, a missing element ang wealth element natin, so kailangan natin to put extra effort para sa pagkita ng pera. This year also is a new beginning, a new start, a new energy. So kailangan something new. Fire element will be rise. So fire element yung mga negosyo may kinalaman o career na may kinalaman sa technology, as AI, sa robotics. May kinalaman pa rin sa food, may kinalaman pa rin sa mga wifi, may kinalaman pa rin sa mga vlog o mga video content creation, may kinalaman pa rin sa apoy, o may kinalaman pa rin sa mga LPG, may kinalaman pa rin sa LED, may kinalaman pa rin sa mga ilaw, sa electric, electronics, ay patok o posibleng pasok pa rin ang negosyo sa 2024 natin. 2024 natin, alam nyo ba, yung tinatawag natin in feng shui, yung lapchun, yung pagpasok ng spring, ay hindi lumabas sa chart natin. Kaya naman, posible ang mabagal ang pag-grow ng 2020 pagdating sa aspetong pera. Aspetong love life o relasyon naman tayo. Emosyon sa 2024 ay magiging sensitibo ang mga tao. At sa mag-asawa naman o sa mag-partner, posible ang toxic relationship. Ang mga magkaibigan naman ay lagi o madaling mag-init ang ulo at posibleng maging enemy. Alam mo ba sa chart ng 2024 natin, meron tayong dalawang clash. Ang dog at ang dragon ay nag-present doon. Present din ang tiger at monkey clash sa chart. Ito ay nagsisignify po ng maraming mga away, hostility, conflict, anger. Mainit ang energy ng mga tao, kaya naman kalmado lang. Dagdagan ang pasensya and also iwasan natin ang mga conflicting energy. Dapat mas maraming understanding, compromise, kompromiso sa isa't isa.
lalo na po sa lalo sa usapang relationship, mag-asawa man, magkatrabaho man o mag-business partner, yan po ang mga gabay. Usapan naman natin ang may kinalaman naman ha, sa stock market. Based po ito sa astrological chart. Hindi po expert si Master Hans Kua pagdating sa stock market or economy, pero expert si Master Hans Kua ang magbasa ng Chinese astrology chart o mga stars or mga element. Alam nyo ba, ang 2024 ay avoid, iwasan natin ang mga risky na mga trades. Yung mga kung hindi mo alam yung trades na to, sumasaba ka sa trades na to na hindi mo alam, posibleng maubos o malugi ang pera. More study, more research ang kailangan. Marami pa rin po, pasok pa rin sa stock market ang may kinalaman naman po sa new technology, especially sa mga AI, robotics, mga bagong teknolohiya, yan po mag-invest, posible po ang success mo dyan. Also, kulang ang growth, kaya naman po ang market o stock market natin medyo mabagal o matumal. Hopefully, sa second part ng year natin 2024, baka mas lalong gumanda. Pero first part, January, February, first 3 months natin sa 2024, baka mas lower yan. Yan po ang mga stars na meron sa astrology. Pagdating naman ah, sa mga may kinalaman sa trabaho o career outlook naman, i-consider ang pag-aral ng bagong mga skills or talent. AI, robotics, videos, mga hologram, mga augmented reality, may kinalaman sa mata. Yan po ang mga posibleng next trend na technology o next na trabaho o career. Control your emotion. Iwasan ang palipat-lipat na trabaho. Marami pa. Bago ang lipa lang ngayon, previous years pa lang, marami. Sa bagong mga generations natin, hindi nagtatagal. After ilang buwan, ilan na naman, lipat na naman ang trabaho after ilang buwan, hindi po yan magiging solusyon. Dapat pahabain o i-root nyo po ang career nyo. Hindi pa iba-iba, hindi palipat-lipat. Wala pang ilang taon. Ayaw mo na. Si Master Hans Kua, I've been doing this feng shui na to for more than 1, 2 decades na tayo. 10, 20 years na tayo nagpo-feng shui na to. Kaya naman po, kung ano yung first step na ginagawa natin dati, hanggang ngayon, yun at yun din. Pasensya, habaan pa rin po ang effort, habaan pa rin po ang pasensya. No shortcut, no rush lang na po sa kanilang sa mga career. No need to be competitive. This 2024 natin, mas marami ang trabaho, mas marami ang responsibilidad. Kaya naman, huwag puro reklamo. Maraming walang trabaho. Iba dyan, wala nang trabaho. Pare pa ang reklamo. Konting ano lang, galit. Konting may masabi lang, galit. Kaya naman, hindi yan okay sa 2024 natin. Better planning. Kailangan po ng research study bago mag-execute. Lalo na po pag may kilaman sa career. Aspetong edukasyon naman tayo. Gamitin ang social media to your advantage. Be open sa new technology, new learnings. Plenty, marami ang distraction. Kaya naman, yung mga estudyante nag-aaral sa atin, naapektuhan ang kanyang learning skills. Kailangan ng mas maraming focus. Makatulong ang daily walk exercise para ma-enhance natin ang focus at learnings. I-consider din ang group study from ibang tao, learn from ibang tao, group study, makatulong yun. Aspetong kalusugan naman tayo sa 2024. Aspetong kalusugan, bantayan ng dragon at ng snake ang kanilang kalusugan dahil sa chart nila, ang illness star. Respiratory illnesses, ang COVID pa rin, mga ubo, mga sipon, o may bagong may kinalaman sa immune disease problem pa rin po. Ayan pa rin po ang dapat tutukan sa 2024. Kaya naman, palakasin ang immune system, magpahinga, matulog, kumain ng masustansyang pagkain, mag-exercise, magpa-araw. Anxiety or depression or mga mental health ay isang major issue sa 2024. Ang anxiety, based sa advice ng ni Master Hans Kua, hindi po ako expert, hindi po ako doktor, is the overthinking of the past. Masyado kang maraming iniisip. Anxiety is overthinking of the future. Anxiety is overthinking, masyado mo iniisip na overthink yung future. Ang depression naman is overthinking naman of the past. Kaya naman, para maiwasan anxiety or depression, acceptance. Kung ano man nangyayari ngayon, life is short, huwag mo i-overthink ang past, huwag mo i-overthink ang future, live now, enjoy the present. And also, isa pa makatulong dyan, ang exercise. Ang socialization.
ang prayers para makaiwas tayo, magmaganda, gumanda pa rin po ang tinatawag nating mental health natin. Sa kalusugan aspeto pa rin tayo, bantayan ang mga eldest daughter. Yung kung ikaw po yung pinaka-ate sa bahay natin or sa mga elders naman or mga teenagers, mahina po ang kanilang kalusugan this 2024. Magpunta agad kay doktor, huwag palalain ang mga issues sa kalusugan. Muli po ang mga prediction ng itong mga sinasabi ni Master Hans Kuwa ay mga gabay patnubay lamang. Dagdagan ng sipag at determinasyon dahil kayo po ang gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong mga kamay na salalay ang inyong mga tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kuwa. I-follow po ko sa aking Facebook. Ingat kayo sa Facebook. Maraming gumagamit ang picture ng panay Master Hans Kuwa. Nagbibenta sila mga pekingsing, si mga kwintas, mga amulet, mga lucky charm. Hindi yan sa akin. Personal kayong pumunta sa akin tindahan sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard Corner, St. Francis Church. Bukas po ang Lucky Charm Store ni Master Hans Kuwa for consultation, tarot reading, palm reading, pungsi ng bahay, astrology reading, face reading, crystal ball reading o mga lucky charm. Pwede pong face-to-face or pwede pong pumunta. O pwede po ako pupunta sa inyo o pwede po via online consultation. Pwede po yun. I-follow po sa Instagram, sa aking YouTube, sa aking Twitter at TikTok, Master Hans Kuwa. Ako muli, si Master Hans Kuwa. Ito po yung mga gabay patnubay prediction naman ni Master Hans. Kayo pa rin po gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong kamay nasa lalay ang inyong tagumpay. Master Hans Kuwa po ang inyong pambansang feng shui expert. Wishing everyone a prosperous, a healthy and happy year of the wooden dragon sa inyo lahat.